ako sa Quezon City. Yes, sir. Nasa Cavite ako. Yes, sir. Now, paano ako napapunta doon? Sir, like now what, that you know, it's not my vehicle. Yes, sir. Like what I've said, I just relied on the information that was relayed to me. Nang tropa ko, sir. Yes, sir. So based on hearsay, sir, wawasakin mo yung sir, senador. Sir, I have no intention. Paano pa yung mga maliliit natin, mga kababayan? Sir, wala pong intention na wasakin kayo. Why will I do that? Eh, bakit mo binanggit yung pangalan ko, sir, sa media? Yun po, nakakaradyo po ako. Sana biniverify nyo muna. Alam mo, Colonel, ako, bugbog na ako sa maling paraan. Sir, I have no intention. Ako, kahit saan ako pumunta, hindi ako umaatras sa mga laban na... Yes, sir. I understand. Yung sa totoo lang ako. Yes, sir. I understand. Ako rin po nasa totoo. Ang sinabi ko lang, sir... Nasa totoo ka? I have no intention of ruining your name. Just that, sir, yun lang po yung information na binigay sa akin. So I relied on that. If it was a mistake, then I like what I said kanina, sir. Nagkakamali tayo, lahat tayo, tao nagkakamali. And I apologize. Pero kung... You apologize to the public? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I will. I already apologized kanina. I'm really sorry. I already apologized kanina. I already made an apology. Tao lang po tayo. Lahat po tayo nagkakamali. Eh ngayon, kung nagkamali po yung enforcer ko, as the commander of the task force, the buck ends with me. I do not need to present the enforcer anymore. Kung nagkamali siya, ako na po ang sasagot noon. Pero masakit kasi yan. Yes, sir. I know. Masakit yan. Sir. And ayoko, dito sa mga pangyayari na ito, mayroon pa rin mababash pa rin sa amin. And that is so unfair. Dahil tayo'y sumusunod sa batas trapiko. Matindi na yung pinagdaanan ko sa buhay, tapos wawasakin nyo ng ganyan lang ng walang kakwenta-kwenta. In fact, nakakatawa nga itong issue na ito. Traffic. Ang daming problema ng bayan na dapat iniintindi namin, tapos titirahin nyo kami ng ganyan. But we have to answer back because nawawasak yung pangalan namin. Yung mga tao nagsasuffer sa traffic. Like what I've said, tapos yung ganyan, VIP treatment, sasabihin yung pipiliin, may ile-let go mo, dapat tinikita mo. Yes, sir, that's my fault. Like what I've said, sir. And tapos yung ile-let go mo, tapos wawasakin mo. Ito na sa lugar ko, di ba meron kayong body cam? Ang laki ng pondo ng FMDA sa body cam, yung mga hearsay, tapos babangitin mo sa media. Hindi, para mag-name tag ka ng senador. Nang gagalaiting kinumpronta ni Senator Bong Revilla ang kanyang katukayo na si MMDA Task Force Special Operations Unit Head Colonel Bong Nebrija sa pagharap ni Nebrija sa Senado para humingi ng paumanhin hinggil sa ulat na umano'y pinara ang mambabatas sa paggamit ng EDSA Carousel Busway. Esensya po, Senator, hindi po namin intention yung sinaka, just that it was the your name that was mentioned. No? Ipapind out po namin na nandito po sa amin yung mga plate number kung kanino po naka-register yun, bakit ginagamit po yung pangalan nyo. Masakit kasi yan. Yes, sir. I know. Masakit yan, sir. And ayoko. That's I'm why sure dito sa mga pangyayari na ito, mayroon pa rin mababash pa rin sa amin. And that is so unfair. Dahil tayo'y sumusunod sa batas trapiko. Yes, matindi na yung pinagdaanan ko sa buhay, tapos wawasakin nyo ng ganyan lang ng walang kakwenta-kwenta. Yung mga tao nagsasuffer sa traffic. Like what I've said, tapos yung ganyan, VIP treatment, sasabihin yung pipiliin, may ile-let go mo, dapat tinikitan mo. Yes, sir, that's my fault. Diba? Like what I've said, sir. Tapos nilet go mo, tapos wawasakin mo. Kung ako na lang po, but the buck ends with me, the responsibility ends with me. Yun po ang ano ng commander . I need to make decisions. It is not to ruin the senator. Alam ko po yung pangalan ng senator. Web common friends, wala po akong intention na sirain. Kaya kung nagkamali ako, ako na lang. That's part of my responsibility. Pinaliwanag naman ni MMDA Chairman Romando Artes ang ilang mali sa naging proseso. Suspendido pansamantala si Nebrija habang isinasagawa ang investigasyon.